Ayan. So, babalik ulit ang worship pick repair. So, kumusta kayong lahat? Tayo ay magre-repair na naman ngayon. So, walang katapusang pagre-repair. Okay? So, ngayon ay, so, June na po ngayon, June 4. Yan, araw ng Sabado. So, bukas ay Linggo. So, pahinga naman tayo bukas. Ayan. So, may re-refer tayo dito guys sa walk-in client. So, number 84 sa ating repair. Number 84 sa ating repair. So, tinala siya noong May 27. So, June 4 na ngayon, matagal-tagal na rin. Kasi mahaba na kasi yung pila ng ating repair. Yan, marami kasi sa ating nagpapa-repair. Kaya, so, inaabot na May 27. Tapos, ngayon ay June 4 na. So, matagal na rin. Ayan. So, ang problem nito is nakalagay, shorted power supply. Ibig sabihin, yung external power supply niya is shorted. No power. Ayan. So, ito guys ay SOTAC. 5 years warranty. So, SOTAC GeForce GTX 70, 1070 mini, 8GB, 256-bit, DDR5. Okay? Latest edition. So, latest edition. Pero may dito na ngayon DDR6. Yan. Buksan natin kung anong laman para makita natin siya. Ayan. So, maganda. Bago pa ang box. Sabi ng customer ay tinago daw niya. Ayan. Ito siya, guys. Yan. Ilabas na natin ang ating i-repair. Okay, shoutout natin ang ating customer. Pangalan ng customer natin ay si Sir Roman. Shoutout kay Sir Roman from Masinag, Antipolo City. Ayan. So, i-repair na natin yung GPU niya. Ito siya guys. So, maganda. Bagong bago. Ito ay shorted. According to our customers. Computer not turned on. Ayan. So, testerin natin kung alin yung shorted. Alam ko na tester ko na to eh. Nung dinala kasi ng ating customer. Based lang sa sinabi kung alin yung shorted. Ayan. So, battery sound tayo guys. So, first, check natin yung 12 volts from the... Okay, 12 volts not shorted. 3 volts. 3 volts not shorted. Okay. So, let's test the external power supply according to customers. Yeah, shorted yung ating external power supply. Okay, it's shorted. So, no need to test. It's already shorted. Masira pa yung ating computer. Okay, so open na natin siya. Yeah. So, lapit natin. Okay. So, tingnan natin kung bakit shorted, kung alin yung may sira. Either MOSFET. So, maganda pa yung kanyang GPU. Linis, bagong-bago. Pero tapos na daw warranty na ito eh. Okay? Yan. Bagong-bago. Alin ang shorted? So, mini lang siya. Pero, siya ay 8GB. Okay. Magandang klase na rin to. So, tanggalin natin itong backplate. So, medyo basa-basa siya. Oh. Ito. So, may ginaalam ko, may ginawa na tayong ganito na 8GB from Bacolod City, Negros Occidental. Yung ating customer. I think may na-repair na tayo nito. Yun sa kanya, may shorted yung kanyang, alam ko shorted din yung external power supply nun eh. So, tingnan natin. Okay, diode mode nga tayo. So, yung dito, yung kanya ay shorted. Okay, short to ground pala ta. Oo nga pala, shorted. Nga pala itong ginagawa natin.
Yan to. So, tingnan natin kung anong problema. Baka yun na, yun din. Exactly what I said. So, yung ating repair before ay ito rin yung sira. Sunog din. Ito ay sunog din. So, kung tama yung mga sinundot ko, mapansin nyo guys, shorted. Ito. Itong gantong modelo ay yun ang palaging sira. Ayan, shorted din yung kanyang ano. Ibig sabihin, nagsimula ang kanyang sira. Either sira din lahat itong kanyang ano. Nasira din ang lahat ng kanyang ano to, parang yung kanyang DBI ay mayroong nagdikit na lines. Yeah. I see. Silipin natin sa microscope para makita. So, possible yun ang naging cause. Kasi sunog siya eh. Sunog siya oh. 12 volts in. Silipin natin yung kanyang HDMI at mukhang sira. Yun ang naging reason din. So, yung ating na-repair ng nakaraan ay ganito rin ang naging issue. Okay. Okay, clear. So, bila. Oops, nahawakan natin ang thermal paste. Let's check natin. So, yan nga. Like I said, so, yung naging problema niya ay yung kanyang HDMI, ay, no? Nagdikit siya. Yun ang naging sira. Kaya lang, pag ganito, gaya nun, pumutok yung sa ating, ano. Ganon din yung naging sira nung isa kong ni-repair. Yan, okay na. Na-clear na natin. Yung ganitong unit, kalimitan yun ang naging sisira. Sa HDMI. Ayan. So, matik, mag-jump na tayo sa repairing. So, ang possible ng cause nito ay tinamaan din yung kanyang power MOSFET. Okay. Parehas kasi ito ng sira sa ating ni-repair. Sa aking ni-repair pala. Yan. So, yung sira niya, ito. Yun din yung sira ng aking ni-repair. So, ngayon, meron pa yung sira sa kabila. So, tingnan natin kung same din yung sira doon sa kabila. Kaya lang, yung pag ganito guys, ang problema nito, hindi na magagamit si HDMI at saka DBI. So, wala tayong schematic for this GPU. Ayan. Yung isa nating na-repair ay sira yung nasa gitnang MOSFET, power MOSFET. So, tingnan natin kung same issue na nasira din siya. Sana hindi nasira. Para hindi na magpalit yung customer. Problema lang, magagamit na lang niya dito ay DPI port. Ito na lang. DBI, ito malaki. Ito na lang magagamit niya. Matik sira lahat ito. Yun lang ang problem sa ganitong GPU. So, check natin kung tama yung aking hinala. So, pin number 1. Kung siya ay shorted. So, not shorted. Okay, pin number 1 again. Okay, not shorted. So, maring hindi nasira. Okay, not shorted to. Yun, shorted. Ayun lang, shorted yung ating number 2. Yan. So, yung kabila, not shorted. So, ang shorted naman natin, ito nasa gitna. Sa gitna pa ng kapasitor. Ayan, yun lang problem natin. So, kailangan natin itong, ano na to, palitan. Ayan. So, yun lang ang problem nitong gantong GPU. Dalawa yung nirepair ko na ganito. Pag tinamaan at walang display yung ano. Pag tinamaan yung MOSFET na to. Sa side na to. Wala. Sira na tong lahat ng ito. Sira mapagana pa natin siya guys. Yun lang. Baya DBI port na lang. So silipin natin yung sunog kung SIM. Alam ko may IC naman ako nito. So, nakabili tayo. Meron tayo nito. Ito ay P03. Paras lang ito nung katabi. Ayan o. B20, P03. Same lang siya. Sunog din. Ganto rin yung ni-repair ko. Sunog. So, test natin. Para kasi ito sa signal.
Check natin yung isa. So, diet mode tayo. Okay. Shorted din. Ito ay... Okay, ito sa ground to. Papuntang ground, I think. Ground tong kabila. Pull to ground kasi ito eh. Tapos ito yung kanyang 11 point something volts. 11 volts. Yan. So, mayroon dito ng ano. So, ito yung sunog. Dito, ang pasok dito sa drain. Yan. So, drain, din source. So, mukha siyang hindi shorted, pero hindi naman shorted. Pero, tanggalin natin sa lugi. Sira yun. Parehas na kasi yung palo niya. Okay, remove na natin. Kailangan na natin siyang tanggalin. Tanggalin natin itong IC na to. Sana gumana pati yung ano. Kasi pag hindi gumana, yung HDMI at ano. So, yan. Ayaw niya matanggal. Kasi nasunog yung kanya pati PCB line. Tanggalin na nga. Dapat na tayong panghinang. Yan, tanggal na. Sunog na sunog. Yan, tikal na yung kanyang line. So, yun lang yung problema natin dito. Gaya nyo, nasira na yung ano. O kanyang line. Yung isa kasi nasira din to eh. Yung sa side niya na to. Si ground din to eh. Ito ground, ground, ground. I think ground yan eh. So, tingnan niya natin. Kung ground nga siya. So, ah, hindi pala. So, ibig sabihin, yung source niya 12 volts galing dito. Tapos dito ay drain. Okay. This is
Okay. So ito lang kabila pala ang ano niya. Ang pull to ground. May palitan natin siya. So meron tayong IC dito. Saan ba siya? I think ito ang IC natin. So marami ito. Yan, meron na tayo. Okay. So, maliit lang yung IC na ito. Yan. So, position niya na ganito. So, lagyan nga natin ng solder. Okay, nawawala ang aking nawawala ang ating ano. Soldering lead. Nawala. So, nagilaw yata ng aking anak. Ito pala. Natin dito na. Sana gumana ito kasi yung isa ay hindi gumana. Hindi gumana yung kanyang HDMI at saka DVI. Okay.
Okay, clear. Okay, check natin kung shorted pa. Okay. Okay, ang kabila hindi na shorted. Okay na. So, yung kabila na lang, ito. Ang ating power MOSFET na isa dito. So, ito ay shorted, like I said. So, ito. So, mapansin nyo. Ayan, no? May lumabas na yung kanyang tingga sa loob. Ayan. So, ito yung sira. So, lumabas yung tingga niya. Itong isa na to. So, dito. Okay naman. Ano to? Okay, walang problema. Ayan, so not shorted, not shorted, so dito, not shorted, okay, this is shorted, okay, ito, saan na to, dito, not shorted, ayan, so ganito ang posisyon ng ating pagtanggal, so mahirap lang itong itanggal kasi ito ay malapit sa capacitor. So, kailangan mabilisan. Ipo-pull natin yung heat temperature. Kagaya nyan, mainit na yung board. So, applyan natin siya ng ano. Solder lead. Para lumambot. Bukan natin applyan. So, meron na siya. Solder LED. Tutok na lang natin sa ano? Sa chip para hindi masira. So, palinsyad lang. Gamit na lang tayo mamaya ng solder lead flux, solder lead flux. Tigas pa naman ito. So, huwag natin siyang pupersahin bunutin. Hayaan natin yung flux ay lumambot bago natin siya tanggalin. Para hindi masira yung ating PCB line. Yan. So, gumagalaw na siya.
Yeah. Sunog din yata yung ilalim. Yan. Tanggal na. Supplyan natin ng lamig para di masira ang kapasitor. So, value nito ay M3810N. So, yun ang value ng ating IC. So, wala ako ng IC. Ang ating IC. Hanap. Tingnan sa donor board kung meron. So, MSI siya. O, tingnan natin dito sa MSI na to kung available. MSI. Yun lang. So, hindi ito dual MOSFET. So, kailangan natin ay dual MOSFET. So, hindi siya dual MOSFET. Kailangan sa clap. JPN na ito, direct sa ano? Direct sa chip. So, wala tayong hanap muna ako guys ng IC. Huwag natin palitan. Ayan, nakakuha na tayong PC. Kakabit ko na lang siya. So, yung PC natin ay M. So, kabit natin ganyan.
siya. So, medyo nakaangat. Kailangan natin siyang nakadikit. Ouch! Init. Init ang case. Yan, okay na. So, tapusin lang natin. Lagyan natin ng ano. So, lagyan lang natin ang i-retouch lang natin yung mga ano. Yan. So, i-retouch lang natin to. Think okay na siya. So, mainit lang siya. Sobrang mainit. Sana gumana kahit yung ano nito, yung ating HDMI at saka DP port. Kasi pag ganitong nasunog, hindi na gumagana yun eh. Ibang ano kasi ito design. So, wala pa namang schematic. Yun ang issue ko dito sa JP yung ganito. Yun ang issue ko sa mga repairing nito. Wala pa akong na anong schematic eh kung paano nag-work yung kanyang GPU yung kanyang HDMI at saka DP port. Wala pa tayong idea. Nagsubok na ako mag-research ng ano nito, schematic, wala akong nakita itong GPU na to.
Siguro wala na siyang short end. Palalamigin na lang natin siya. Hindi naman siya masyadong madami. So ito, wala tayong idea, controller para sa pan. So wala dito. So ito. Kasi ang controller nito sa pan. Kasi either ang controller, isa lang kasi ito sana eh. Either sa VRAM controller, tapos sa pan controller, isa dito. So may isa pa siya. Baka ito yung sa pan controller. So wala tayong idea eh. So wala akong schematic for this GPU. So hindi natin masunsun kung ano yung tinamaan niya. Kasi yung display graphic yung nagano niya. Ah, yung kanyang. Oo, oh, sa display port. So, matic sirato eh. So ilan na kasi yung na-repair ko na ganitong modelo. Yung ganitong modelo ng GPU na SOTAC. Ganun yung nagiging problem niya. Nasisira to. Ito. Lahat ito. Tapos ito lang natitirang gumagana. So wala tayong idea kung paano natin siya masusolusyonan yung ganung issue. Wala tayong schematic. Kasi ito, itong IC na to. Sa ano to eh? PW yung IC to eh. Ito naman sa 1 volt controller IC. Yeah, either ito may 12 volts may ano dito. Ito sa 1.5 volts sa VRAM, I think. Kasi ito sa Bcore supply to. Either itong dalawa na ito, either dito sa pan supply. Yeah, so check test natin, may shorted. Yan. Shorted is gone. Yan. So wala na tayong shorted. Ayan. So, solve na yung issue na. Ito yung naging issue. Saka isang IC sa kabila. So, itong IC yung ganito ay nasa 300 plus. Ayan. So, ito hindi naman siya shorted eh. Itong IC na to. So, tingin ko ito ay sa 5 volts. 5 volts at saka 3.7. Itong isa na ito ay... Kasi either may BIOS kasi na isa eh. Yung BIOS pala, nalimutan natin. Kasi isang controller para sa pan, palagay ng isa. So, hindi natin alam kung alin. I think ito, paano ba? Alam naman, try natin basahin yung BIOS. Kasi ang shifting lang naman yan sa ano, ito na eh. Itong mga IC na to eh. Check nga natin yung BIOS. Microscope. Kung alin yung BIOS sa IC. Para ma-identify natin. So, ito ay AA. So, hindi yan BIOS, I think. Ay, parehas sila. Ito at saka ito. So, parehas. So, ibig sabihin, ito ang BIOS. Anong IC? Itong isa na to. So, hindi. UP to eh. Controller para sa VRAM. So, kaya ang BIOS niya. So, hindi naman siya dual BIOS. Kasi UP1735P is a 1.5 GPU controller, VRAM controller. So, alin kaya dito sa dalawa? Kasi ang nakalagay dito, hindi siya BIOS eh. Hindi rin BIOS ng isa. Ano kaya yung BIOS na ito? Ito kasi, na ito ng controller nito eh. Para sa ano na ito? Power supply controller.
So kaya itong ano, hindi natin makita yung ano, yung kasing BIOS. Ano ko may BIOS to eh. Matik to eh, hindi mawala ng BIOS. So i-testing na natin kung mayroon siya ng display or power. So, gamit na lang tayo muna ng external. Testingin natin ang kanyang HDMI. So, ito lang yung mapapagana natin. So, HDMI muna yung gamitin natin. I think wala siyang ano eh. Wala siyang DVI port. So, beside sa ating experience eh. Laging ganun. Basta yung mga sirang ganun. Matik. Kaya siya naging cush niya. Kaya siya nasira. Dahil sa HDMI connection, madumi. Yan. Okay, let's check. Let's try kung anong. Okay. Tingnan natin kung anong result ng ating repairing. So, natin yung monitor. Sana hindi siya mag-short again. Sayang yung IC. So, power on natin siya. Sana gumana. Power on. Ayun lang. Shorted ulit. Yun lang. Wala, sira na ulit. Yun yung masaklap. Sira ulit ito. Kasi meron siyang ano eh. Direct issue. Na hindi natin siya nakikita. Shorted again. Matic shorted to. Shorted nga. So, ito. Shorted to. Sayang. Itong isa. Dito. So, hindi naman siya shorted. Shorted dito. Sa kabila. Itong isa na to. So, dito. Shorted din. Ah, so sad. So, nanggalin ulit. So, eto. Dun sa nagka-problema tayo kanina, guys. So, sorry. Mali ko. Ako yung nagkamali. So, nasira ulit yung isang pyesa. So, sorry. So, hindi na natin sinama sa video. Kasi, nangyari, yung hindi na pinires natin sobra yung MOSFET na to. Pero, yung pinakahinang sa ilalim sa PCB natin, ayun yung old solder. Yung old solder na yun, ayun naka-welding siya na matigas. Factory welding. So, matigas siya, guys. Hindi siya basta-basta na pag pinares mo ay matutunaw. Kasi naka 500 degree na yung naka full temperature na yung aking hot air.
Tapos mga 60 na yung air niya. So hindi pa rin siya masyado yung bang natunaw. Pag mga welding kasi, yung factory welding, so matigas talaga siya. So ang ginawa ko na lang guys, ang nasira, naging sira pala niya guys, kaya pala nag-short siya ulit, ay nagdikit. Nagdikit yung kanyang drain at source. Yung ma... Kasi manipis lang yung ano niya eh. Yan na, kaya nasira ulit yung isang MOSFET natin. Ayan. So kaya, ayan, wala tayong magagawa. So ang ginawa ko na lang, so nilinis na lang, nilinis ko na lang by solder braid. Yung ano, yung pinaka-old na ano niya, hinang. Kasi matigas talaga siya eh. Tapos ginamitan na lang natin siya ng... Ito. Ayan. So, hindi na natin sinama sa video. Haba pa yung video natin. So, yun lang yung naging problema, guys. So, ang ano. So, ito na siya, guys. On testing na siya. So, pakita ko sa inyo. Ayan. Kasalang na siya. Yan sa otak natin. Ayan. So, na dalawa tuloy yung naging pyesa. So, nasiraan pa tayo ng pyesa. So, ayan. Charge sa atin. Ayan siya, guys. It's working fine na siya. Lapit natin yung camera para makita. Yan. So, minsan kasi, minsan nagkakamali din tayo kaya wala tayong magagawa. So, ito siya. Yan. So, tak. Gumagana naman na siya. So, maganda yung backplate niya. So, tak din yung backplate. So, working naman siya. Yan. So, gamit natin ay via yung isang DP port at saka itong DBI. So, yan lang yung gumagana. Yung HDMI natin at saka DP port na ito, kabilaan, ay hindi na gumagana. So, yun ang naging cool siguro nung ano kasi nagkaroon siya ng defect dahil doon. Kaya nasira yung MOSFET na sunog. So, yan. Already stress test na siya. So, ano na to, yung 18 minutes. Yan. 18 minutes. So, yung temperature natin, ito yung temperature natin. Ayan, mapansin nyo. So, 8 gig siya. 8 GB. 256 bit. So, ang ating ano ay NVIDIA GeForce GTX 1070. So, SOTAK ang brand niya, PC partner. So, ayan siya guys. Temperature niya. Yung GPU temperature niya, 77 degree lang siya. So, pinalitan na rin natin siya ng thermal paste. Ayan. Yung ating GPU load is 97%. So, ayan. It's working fine na siya. Maayos na. So, huwag nyo tingnan yung itaas. Ayan. Hindi. Ayan ay sa monitor ko yan eh. Ayan. It's working fine na siya. So, pasensya na kayo sa nangyari kanina. So, hindi na natin sinama yun sa video. Pampahaba lang. Ayan. Pero at least, it's working fine. Magana na siya. Ayan. So, matutuwa yung ating customer at nagawa pa ang kanyang GPU. Nagkaroon pa ng chance at pag-asa. Ayan. It's working fine. Ayan. So, hanggang dito na lang muli ang ating video repairing. So, sana kahit papano may ganong ano kayo, may natutunan kayo. So, itong ganitong si GPU brand, SOTAK. So, medyo hindi ko siya gusto. In case, kung ako yung tatanungin about sa recommendation sa SOTAK na GPU. May magandang performance din naman. Kaya lang, in case kasi nasira siya. Yung ganito, yung ganitong modelo. Ay, may, ang ibig ko sabihin yung ganitong modelo na dual pan na mini. Dual pan mini 8GB na 1070. Yung ganito kasing model, yung ganitong GPU. Kalimitan nagiging sira ay yun, sa galing external, tapos pag nasira siya, malimit sa nare-repair ko na pag nasira siya yung sa external na yan, nasunog yung nasa likod. Yun ay sa display, naka pull to ground. Yung pinaka ano niya, drain, naka pull to ground. Ayan. At saka isang hindi. Yun. Yung base experience natin sa GPU yung ito, kapag nasira yun, ganun sira, matik sira yung HDMI at saka yung display port. So, yun yung ano.
Ang natitira na lang is yung DBI port lang lagi ang natitira. Based sa experience ko. Ano pa nito, wala tayong makuha schematic. Nag-search na ako sa iba-ibang sites. So, meron akong nakita. So, hindi ako sure kung exactong 1070. Kasi may nakalagay kasi dun is may kasama siyang 1080. Minsan kasi, iba yung kanyang schematic. Board view yung available. Sa Russia nga lang. Yun. Tapos iba yung payment option. Hindi siya available sa... Hindi available sa payment option ng PayPal. Kaya hindi ko siya mabili. Yung ano. Yun lang available sa Russia. Sa Russia siya. Tapos na i-convert lang to English language. Tapos ang payment option is... Ano yata yun? PayMonkey. Parang ganun. Russian. So, mahirap ang transfer ng ano. Parang hindi ko masyado pinagkakatiwalaan yung payment option. Tapos, Russian bank yung gamit. So, ngayon may sanction kasi ang Russia ng EU company at... ng EU at saka US sanction dahil sa war sa Ukraine. Yun, so, hindi tayo makabili. Hindi natin sure kung paano natin marirepan in case na nag-issue yung buy natin ng schematic dito sa GPU na to. Ayan, kaya ngayon, hanggang ngayon, naghahanap pa rin ako ng option kung paano ko, sa lahat ng repair ko, paano marasusolusyonan kapag nasira yung kanyang HDMI at saka yung kanyang tawag dito at saka DP port. Kalimitan kasi yun na nasisira. Ayan. Sa, kaya kung may makapapanood po ng video na ito na may schematic kayo ng mini, SOTAC mini na 1070. 8GB. Yan, kung may share po kayo yung schematic, ay share nyo po. Kahit bayaran natin, basta English or ganyan, hindi Russian language. Okay? Kaya, kasi yun lang mababasa natin. Okay? So, hanggang dito na lang yung ating video repairing. So, kahit pa paano, sana may na-share ako sa pagre-repair na to. Yan, para sa mga ibang, marami kasing umaasat, nanonood sa atin na nag-chat. So, yun, sabi ya, upload more video about repairing. So, ayan, kahit medyo doble-doble na yung ating mga ina-upload, iba-iba naman kasi siya ng naging issue. Either yung isa kabilang MOSFET na yun, isa kabilang MOSFET, ngayon, para magka-idea sila, kaya ina-upload natin kahit na same 1070 na version, ina-upload pa rin natin siya kasi iba-iba naman yung nagiging sira eh. At least mapulutan nila ng idea pag nag-search sila. Ayan. So, ayan. Ang oras natin ngayon ay 6:22 PM na siya. So, ngayon ay June 4. Okay? So, hanggang dito na lang ating video repairing. Salamat po sa inyong panonood. I hope nag-enjoy kayo sa ating video at nakakuha kayo ng experience. So, huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel. Then, mag-like na rin po kayo at i-share nyo. Kung mayroon po kayong question, mag-comment lang po kayo. Okay? So, see you po sa... See you on the next video. Okay? Hanggang sa muli. Bye-bye!